Anong sorpresa? Bumili ang Pilipinas ng 20 sikat na vapor pan digma mula sa South Korea. Nakatakdang bumili ng mas maraming barko ang Philippines Navy, PN 19, ayon sa pahayagang Inquirer. 11 sa mga barkong ito ang magiging Shaldag MK na gawa ng Israel. The missile boats, siyam dito ay itatayo doon na may 4 pang itatayo sa Pilipinas. Ang US$188 million na deal para sa 11 bangka ay kinabibilangan ng mga missile na malamang na ang spike loss na may kakayahang tumama sa mga target sa lupa at dagat. Ang PN ay nagpapatakbo na ng ilang mas maliliit na patrol boat na armado ng mga missile. Ang Department of National Defense, DND, ay inaasahang lalagdaan sa lalong madaling panahon ng mga kontrata para sa 2 landing docks at 6 na offshore patrol vessel na nagkakahalaga ng tinatayang $35 billion. Tinitingnan ng Navy ang mga second-hand vessel habang hinihintay ang mga bagong barkong ito. Ang mga bagong sasakyang pandagat, kabilang ang mga mas maagang nilagdaan ang mga kontrata, ay inaasahang huli ng 3 hanggang 5 taon bilang mga kapalit para sa mga barko sa panahon ng World War A na ireretiro na ng Navy mula noong 2020. Napili ang isang Indonesian shipbuilder na mag-supply ng 2 landing docks, o landing platform, para sa Navy sa halagang $5.56 billion, ayon sa paunawa ng award noong Hunyo 5 mula sa DND sa PT Pal Persero. Inaasahang lalagdaan ang kontrata sa mga darating na araw o linggo. Ang mga barkong ito ay gagamitin ng Navy para sa mga amphibious landing mission nito at mga gawain sa transportasyon. Inaasahang mapapahusay ang mga bersyon ng 2 Tarlac class strategic sea lift vessel ng Navy, ang BRP Tarlac LD-601, at Birgi Davao del Sur, LD-602, na itinayo rin ng PT Pal Persero. Tinitingnan din ng Navy ang mga second-hand vessel habang hinihintay ang paghahatid ng mga bagong barko. Kamakailan ay nasa Bahrain ang isang Navy inspection team para tingnan ang alok ng US Navy ng 2 ginamit na Cyclone-class patrol boat para ilipat, o donasyon, sa Pilipinas, sinabi ng isang opisyal sa Inquirer. Inaasahan din ng Navy ang paglilipat ng isang naka-decommissioned na Pohang-class corvette mula sa South Korea sa Setyembre, sa pinakamaaga. Nag-donate ang Seoul ng katulad na barko 3 taon na ang nakalilipas, ang dating ROX Chungu, PCC negatibo 672, na ngayon ay tinatawag na BRP Conrado Yap, PS negatibo 39. Gagastos ang gobyerno para sa refurbishing ng mga donasyong barko. Sinabi ng Navy na tatanggap sila ng una sa 2 bagong corvette na nagkakahalaga ng $25 billion na in order noong Disyembre mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea noong 2024. Ang parehong tagagawa ng barko ay pinili upang bumuo ng 6 na offshore patrol vessels para sa Navy sa halagang $30 billion. Inaasahang susunod ang paunawa ng award at pagpirma ng kontrata. Sa isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapalakas ng kakayahan nitong pandagat, ang Philippine Navy ay nakatakdang tumanggap ng una sa 2 cutting-edge corvettes na nagkakahalaga ng tumataginting na $25 billion, na nagmamarka ng isang makasaysayang milestone sa diskarte sa pagtatanggol sa dagat ng bansa. Ang mga sasakyang pandagat, na binili mula sa kilalang Hyundai Heavy Industries ng South Korea, ay inutusan noong Disyembre at nakatakdang ihatid sa 2024. Ang pagkuha ng mga makabagong korvete na ito ay binibigyang diin ang pangako ng Pilipinas na gawing moderno ang armada ng hukbong dagat nito at pahusayin ang postura ng seguridad sa dagat. Ang 2 sasakyang pandagat ay bahagi ng mas malawak na programa ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas, na naglalayong bigyan ang bansa ng mga advanced at versatile na mga aset ng hukbong dagat na may kakayahang tugunan ang malawak na hanay ng mga hamon sa seguridad sa maritime domain. Ang Hyundai Heavy Industries, isang pandaigdigang pinuno sa paggawa ng barko, ay naging maasahang kasosyo para sa maraming bansa na naglalayong pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa hukbong dagat. Ang mga korvete, na idinisenyo upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng hukbong dagat ng Pilipinas,
ay ipinagmamalaki ang mga advanced na teknolohiya at mga tampok na umaayon sa mga pangangailangan ng depensa ng bansa. Ang mga korbete ay inaasahang gaganap ng isang mahalagang papel sa pag-iingat ng teritoryo ng Pilipinas at pag-secure ng mahahalagang sea lane. Gamit ang kanilang mga sopistikadong sensor system, long-range precision weapons, at cutting-edge na mga kakayahan sa komunikasyon, ang mga sasakyang ito ay makabuluhang magpapalaki sa maritime surveillance ng bansa at mga kakayahan sa pagtugon. Sinabi ni Naval Spokesperson CMDR, nagpahayag ng sigasig si Carla A. Ramos tungkol sa nalalapit na pagdating ng mga bagong korbete na binibigyang diin ang kanilang kahalagahan sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy na tumugon sa mga umuunlad na hamon sa seguridad. She stated, ang mga sasakyang ito ay isang testamento sa aming pangako sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng aming maritime domain. Sila ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pangangalaga sa mga interes ng ating bansa at pagtataguyod ng rehiyonal na katatagan. Ang pagkuha ng mga korbete ay sumasalamin sa dedikasyon ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng matatag na pakikipagsosyo sa depensa at paggamit ng kadalubhasaan ng mga internasyonal na gumagawa ng barko. Ang mga sasakyang pandagat ay inaasahang magiging mahalagang bahagi ng armada ng hukbong dagat ng Pilipinas na mag-aambag sa isang mas matatag at may kakayahang puwersang pandagat. Ang paghahatid ng mga korbete sa 2024 ay umaayon sa estratehikong timeline ng gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapahusay ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng bansa. Ang hakbang ay dumating sa gitna ng lumalaking alalahanin tungkol sa maritime security sa rehiyon na binibigyang diin ang pangangailangan ng mga bansa na mamuhunan sa mga modernong aset ng hukbong dagat upang matugunan ng epektibo ang mga umuusbong na banta. Habang sabik na inaasahan ng bansa ang pagdating ng mga bagong sasakyang ito, ang mga talakayan ay isinasagawa na tungkol sa kanilang potensyal na deployment at mga kakayahan sa pagpapatakbo. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay inaasahang magsasagawa ng malawak na mga programa sa pagsasanay upang maging pamilyar ang mga tauhan nito sa mga advanced na sistema at teknolohiya sakay ng mga korbetes. Sa mas malawak na konteksto, ang pagbili ng mga Hyundai Corvettes ay sumasagisag sa pangako ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang kapani-paniwala at may kakayahang hukbong pandagat na may kakayahang ipagtanggol ang soberanya nito at mag-ambag sa katatagan ng rehiyon. Inaasahan ng bansa ang pagtanggap sa mga sasakyang ito bilang simbolo ng dedikasyon nito sa isang ligtas at matatag na kapaligirang pandagat.